Salamat, China! Bakit nga ba? At sa pagkakataong ito, yan ang bibigyan natin ng reaction. Ilan sa mga netizen natin ay nagsasabi na salamat, China! Dahil sa China ay nagkakaroon ng pagbukas ng mga opportunity sa ating bansa. At ano nga ba ang tinutumbok ng mga netizens kung bakit nababanggit nila ang pasasalamat sa China? Ganun nakikita naman natin na ang China nagdudulot ng problema sa ating bansa, sa ating karagatan, sa loob ng ating politika, sa loob ng ating ehensya, ay nagiging problema ang tsekwa sa ating bansa. Ngunit ano pat nasasabi ng ilan nating mga netizens na salamat China? Number 1, dahil daw sa problema ang ibinibigay ng China sa ating bansa, ay nagigising ang Pilipinas. Nauubliga ang Pilipinas na gawin ang kanilang mga trabaho. Tulad na lang halimbawa sa problema natin sa West Philippine Sea, ay nagkakaroon na tayo ng pag-unlad at modernization sa ating armas. Kung wala ang pangbubuli ng China sa ating mga karagatan, malamang wala pa tayong interes na pagandahin ng mabilis ang mga armas ng sandatahang Pilipinas. At dahil nauubliga tayo o dahil kinakailangan na natin gawin ito dahil may threat na ang China sa ating bansa, ay gumagawa na tayo ng puspusan. Gumagawa na ang bansang Pilipinas ng pagpupundo para pagandahin ang mga armas ng ating bansa. Number 2, ganun din dahil sa mataas na ambisyon ng China na hamunin ang Amerika at mga mayayamang bansa sa buong mundo, lalong-lalo na sa Asia, ay nagkaroon ng pagbabago o pag-ikot ng ruleta ng ekonomiya ng bansang China tungo sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Dumadagsa ang mga investors dito sa ating bansa. Dala na nga na naasar sila, nainis sila sa pulisiya ng China at ang mga investors ay naglalabasan na sa bansang China at pumupunta dito sa Pilipinas. Napakalaking pagkakataon ito ng ating bansa kung ito ay makikita at i-grab ang opportunity na ito para pagandahin lalo ang ekonomiya ng mamamayang Pilipino. Nawa makasabay tayo sa mga requirements ng mga investors na nagpupuntaan dito sa ating bansa. Tulad na lang halimbawa ng paggawaan ng mga bakhal o yung mga iron smelting companies na ikalat dito sa ating bansa. Ganon din makagawa tayo ng karagdagang supply ng kuryente, maging ito man sa solar, maging ito man sa dams, windmill, o di kaya yung nuclear power plant na matagalan natin gustong gawin sa ating bansa. Ito yung pangunahing requirements ng mga investment para magtungo sila sa ating bansa. Dahil kung walang sapat na kuryente para sa mamamayan at walang sapat na kuryente para sa manufacturing, hindi magagawa yan ng mga investors na gawin ang mga produkto na ikakalakal sa buong mundo. At iyan na naman, nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon dahil sa katigasan ng China at naglalabasan ang mga investors doon. Mga technology investors ang naglabasan sa bansang China at isa na naman ang Pilipinas ang kanilang pinupunteriya. Kung kaya napapansin natin sa ngayon na ito yung hakbang na ginagawa ng ating bansa, nagkaroon tayo ng kasalukuyang karagdagan na iron smelting companies ng ating bansa. Ganun din nagkaroon na rin ng agreement ang Pilipinas at Amerika na muling bubuhayin ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang purpose nito ay para bigyan, buksan ang ating bansa para sa mga magdaragsang investors ng ating bansa. Nanguna na dyan ang mga Amerikano na gustong mag-invest dito sa ating bansa at dalhin ang kanilang mga teknolohiya dito sa ating bansa. Kung kaya't kinakailangan nilang lagdaan at simulan na ang nuclear power plant ng ating bansa dahil kinakailangan yan para sa malawakang production at manufacturing ng mga technology innovation galing sa bansang Amerika. Ganon din ang mga banyagang gustong mag-invest sa ating bansa. Number 3, dahil din sa maitim na balak ng China na gustong pasukin ang political system ng ating bansa at mga businesses sa ating bansa dahil sa kanilang mga ambisyon at kasakiman na pagharihan at kontrolin ang ating bansa. Dahil sa mga illegal na ginagawa ng Chekowa, ay parang nagising ang ating gobyerno para lutusin ang mga problemang ito.
ang gobyerno ay kasalukuyang gumagana at pinupuksa ang malawakang pogo system ng mga China na dinala nila dito sa ating bansa. Maging din yung mga illegal na mga Chekwa na nagkakaroon ng Filipino passport ang nagiging Filipino sila magamat sila ay Chinese citizens at nagkakaroon sila ng Chinese passport at Filipino passport para gumawa ng ano-anumang kanilang gusto sa ating bansa. Ngunit nakita ito ng ating gobyerno kung kaya't nililinis na nila ang ating gobyerno, napapaganda ang sistema ng ating gobyerno para labanan ang ganitong sistema ng Chekwa. Maraming ehensya ngayon ang nasasabon at maraming ehensya ang naisasalang sa pagdinig kung bakit nagkakaroon ng ganitong glitches sa ating mga ehensya, lalo-lalo na ang PSA at local registrations ng ating bansa na kayang-kaya ng Chekwa na pasukin at pikihin ang kanilang mga dokumento at magkaroon ng Filipino passport. At nakita ito ng ilang senator kung kaya't binibigyan nila ang mga ehensya, nalinisin nila ang mga problemang ito at gumawa pa ng mas magagandang filters o security ng ating bansa nang sa ganun hindi tayo basta-basta mapapasok ng banyaga. Ito ay dahil sa mga maiitim na kagagawan ng Chekwa sa ating bansa ay unti-unti tayong nagigising para tila baga dumating ang mga Chekwa para paluin ang Pilipinas at gawin ang dapat gawin para sa ikakabuti ng mga Pilipino. Masakit man isipin na sa ganitong pagkakataon nagigising ang Pilipinas, gumagalaw ang Pilipinas dahil tila baga nagpadala ang kalikasan ng mga banyaga na pupunta sa ating bansa upang paluin tayo at magising tayo sa katotohanan upang magtrabaho ng husto, upang magbigay ng magagandang biyaya sa ating bansa. Number 4, dahil nga sa kasakiman ng mga Chekwa, nagpatayo sila ng mga nagagarang buildings dito sa ating bansa, naglagay sila ng maraming tira dito sa ating bansa, naglagay sila ng mga teknolohiya dito sa ating bansa. At kung ito ay mapapatunayan na nagkasala ang mga Chekwa, lahat ng mga ito na ari-arian ay mapupunta sa bansang Pilipinas. At ilan na nga sa mga nakamkam na mga kagamitan ay ginagamit na ng Pilipinas para na rin sa paglutas sa problemang ginawa ng mga Chekwa. Ganon din dahil sa pagpasok ng mga Chekwa, gumawa sila ng mga illegal dito, nalalantad ang mga politiko na mayroong bahid ng kasalanan sa kanilang mga bayan, nalalantad ang ilang mga leaders kung ano ang kanilang maskara dahil sa ginawa ng mga Chekwa. At dahil sa mga paglantad nito at pagbooking ng mga ito, ay lalong mas nagtatrabaho ang ating gobyerno at pinapaganda ang ating sistema, ang batas ng ating bansa. Ganon din kung paano natin maisagawa at maproteksyonan ang ating mamamayan. Dahil sa pagpasok ng Chekwa, nagkaroon sila ng mga koneksyon sa mga matataas na tao ng ating lipunan, ay nalantad ang mga ito. Ganon pa man isa itong aral sa ating bansa na hindi na natin kailangan paluhin pa ng mga banyaga para magising tayo at gumawa na mas maganda at pakipakinabang sa ating mga mamamayan. Nawa, hindi na ito magtuloy-tuloy sa darating na panahon na balang araw ay baka mapagharian na tayo ng bansang Chekwa. Nagpapasalamat ang ilang netizens dahil sa cause and effect nito na sa isang punto ay nagdala din ng kagandahan ang mga ginagawang kamalian at kasalanan ng mga Chekwa sa ating bansa. Ngunit sa malaki ang punto ay napakasakit at napakalaking problema ang binigay ng Chekwa sa ating bansa. Kung kaya't sana hindi na ito maulit sa ating bansa. Hindi na maulit na tayo papaluin ng mga ilang banyaga bago tayo kikilos. Gawin na natin ang mga nararapat. Gawin na natin ang mga magagandang batas at magagandang protection ng ating bansa.